karjack96.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Uy, Kara, alam mo ba? Yo! Alam mo ba? Ano? Alam mo ba? Ano? Ay, no, wait lang. Sandali lang. Alam mo ba na yung mga fake news? Ay, wait lang. Aware ka ba sa national ID system? Yung national ID system, gumugulong na to ngayon eh. Yung magpaparegister ka, tapos lahat ng detalye mo, lahat ng IDs mo, nandun na sa isang ay, ID. Sa maganda. Isang ID. Oo, okay, diba? Para isang ID na lang yung daladala natin. Oo nga. Ganyan. Pero alam mo ba na fake news daw yung dahilan ng pagdagsa ng mga residente sa Bulacan para magparehistro ng national ID? Kasi alam mo ba, girl, ang sabi, eh, bibigyan daw sila ng pera kapag nagparehistro sila sa national ID. Oo. So, nagdagsaan tuloy yung mga tao doon. Alam mo naman tayo, sa hirap ng buhay, makarinig lang ng pagkain at panggastos, pera, di ba? Talagang igagrab natin yan. Feeling ko, girl, kapag libre talaga, marami talagang dumadagsa. Wow! Sa bagay, alam mo naman, ako nga pag free taste lang, pinupunta. Talagang iniikot ko isa-isa ng pagkain. Mahilig ka sa free taste? Oo, pag libre, di ba? Iba talaga yung feeling na libre ka. Oo, ganyan. So, yun na nga yung nangyari dyan. Pero in all fairness, ha, ang sinabi po ng Bulacan, wala po ibibigay na pera, pero yung registration talaga sa national ID ay libre naman talaga. Naman. So, yun lang. So, alam mo, feeling ko dapat hindi talaga naniniwala sa mga sabi-sabi agad. Mga chismis na. Oo. Alam mo naman tayo, ang bilis natin mag-react eh. Oo, dapat feeling ko dapat i-double check yan. With halimbawa, nasa Facebook. Tingnan mo muna sa Facebook, nun sa pinaka-source niya, kung totoo nga ba yung sinasabi. Ganyan. Correct. Diba? Sa totoong buhay, ganyan din dapat. Kapag may narinig kang chismis, anuhin mo muna, alamin mo muna, mag-imbestiga. Oo. Hindi yung, ay talaga ba? Mas may react. Kaya na naman kasi yan eh. Oo. Huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi. Kahit pa, alam mo, halimbawa may grupo kayo, di ba? Yung mga magkakaibigan. Uh-oh. Meron usually yung mga group chat eh. Di ba? Tapos kapag may konting kuda, uy, alam mo ba si ganto ganyan? Oo, agad-agad. Agad-agad. Tapos paniniwalaan agad nila without checking kung totoo nga ba o tama nga ba. O kaya yung other side of the story, hindi mo naman alam ng buo. Totoo. Ano nangyari talaga. Kasi minsan, syempre, ang naririnig mo lang, kung sino yung nagkwento. Yun. Oo. Dapat, i-collect mo din kahit pa paano yung side nung kinikwento. Yes. Yan. Yun, diba? Alam nyo na. Wala naman tayong pupuntahan sa siya pinag-uusapan natin na to. Wala lang, feel lang namin. Kasi fake news eh. Oo. Sabi nga nila, di ba, kung mag-post ka ng fake news tas maraming maniwala, di good for you. Sisikat ka agad-agad. Pero, hindi, it won't be for too long. Di ba? At maaaring dun ka rin masira sa fake news na yan. Corrected by... Mm-hmm. Ikaw, di ba? Marami ka ng experiences dyan. Sa fake news. Di ba, dami ng binato sa'yo na fake news? Oo naman. Oo, kasi ikaw yung nananahimik. Pero naku, huwag nyo pong aanohin. Ito, napapatulan kayo nito. Papatulan kayo nito. Nagre-reply ito. Di ba? Kaya nga eh. Ano yung pinakamalala mo na nireplyan na fake news about you? Ano ba? Meron, well, sobrang dami. Ang tanong pala muna is, meron nga bang fake news na naibato na sa'yo? Ay, ever? Oo, meron. Oo. Ah, oo, meron, naalala ko. Sige, kwento. Sinugod yun ang lolo ko. Oh. Kasi ang... Lolo mo ang sumugod? Oo, matanda na lolo ko, pero pagdating sa akin, pagkatanggol talaga ako. May fake news na ano daw. Nagpunta raw ako sa isang resort, may kasama daw ako na ano daw, may asawa, kabit daw ako, ganoon. Kailan so, galit to? Dati pa, so galit na galit yung lolo ko. Yung nagsabi nun, nagpakalat nun, sinugod niya sa bahay, lumabas ka diyan! Ay, seryoso! Ay, sinasalo mo sa aking ato! Ay, grabe, in all fairness lang, pero alam mo yun, sobrang hindi ka aking anak ha! Mga ganun. Sinugod niya. Ang sweet naman ng lolo mo. Oo, matanda na, pero pag may mga fake niya sa akin na yun. Ala, ay batanggin niyo eh, katapang niya, na ba? Oo, ganun talaga. Ay, di kayo may kalalagyan kapag batanggin niyo, aba. Lalo na siguro ng bata-bata siya, ganun siya katapang. Oo. Alam mo, it runs in the blood. Tingnan mo, ikaw din. Ang tapang mo rin. Di ba? Hindi lang halata. Oo, angelic face kasi. Oo, di ba? Hindi lang halata. Naku, huwag niyo po kakantiin si Kara. Ako na po nagsasabi sa inyo, huwag po. Oo nga. Yun, so that ends. Ano ba, na fake news ka na din sa buhay mo? Hindi ko na matandaan eh. Ay, oo! Ano? Ay, huwag na natin kwento. Huwag na lang. May nakuhaan ka ng picture? Ha? May nakuhaan ka ng picture eh.
Yung creepy dahil pinicturan ka na sa mall ka? Ay, hindi naman yun. Wala naman yun. I'm sure alam mo kung ano yung fake news na sinasabi ko yun. Diba? Kasi marami mga ganyan. Ingat-ingat lang tayo. Isuwera, ganyan. Anyways, anong ganap mo? Friday ngayon. Yes, at Friday ngayon, excited ako sa ulam namin. Ay, sosyal. Kahapon kami nagmunggo. Munggo Friday ngayon, di ba? Pero kahapon pa kami nagmunggo. So, nag-crave ka, feeling ko. Oo, nagluto si David ng oyster. Si David ang nagluto? Siya talaga nagluto sa bahay. Ay, wow! Baked oyster tsaka tahong. At hindi mo basta-basta, baked oyster talaga. Oo, ganun yun. Talagang masasarap yung mga pagkain na inaano niya, hinahain niya. In feeling tuloy. In fairness naman dito kay, ano, kay David. For the family siya talaga nagluluto. Oo. Kaya mukhang magiging chef siya. At mukhang sasakit yung ulo mo pagdating ng panahon kapag meron ka ng kahati sa attention niya. Oo, kasi maalaga talaga yun. At saka mahilig siya magluto eh. Sabi nga nila, the way to a woman's heart is through her stomach. Yan. Or everyone's heart naman, di ba? Everyone's heart, oo. Pag inaalagaan ka talaga. Handa ka na. Punta naman tayo kay David. Handa ka na. Hindi. Hindi pa. Talaga. Oo. Pero sabi ko sa kanya, ano, pag ano ah, pag nag-asawa ka na. Nalulungkot kasi ako. Kasi hanggang ngayon tabi pa kami matulog. Kahit nagbibinata na siya, yun ang gusto ko. Nakayaka pa rin siya. Sabi ko pa mag-aasawa ka na, magkatabi tayo ng house ah. Para silip ka lang, ganun. Bilhan mo ng bahay si Davy para wala siyang choice. Kaya nga, isa ko makapanganap nga ng lupa na magkatabi na kami. Oo. Pero wala siyang ano, di ba? Wala silang choice kundi sa inyo tumabi, di ba? Kaya nga. Ayaw pa ba si David doon? Eh, may lupa't bahay na kami binigay ni mami. Tsaka yung mapapangasawa naman niya, feeling ko, hindi naman mahirap ang makasama ko kasi mabait naman ako sa ano. Oo nga. Pero sabi nila, kapag siya, nag-iiba daw talaga ang ugali kapag nagkakaroon ng partner ang anak. Talaga ba? Sabi nila. Pero may mga iba naman nakakasundo. Oo. Siguro, depende lang kung magkasundo kayo. Ako, wala naman ako issue. Feeling ko, kailangan mo lang talagang i-ready yung sarili mo pag dumating yung panahon na yan. Pero matagal pa naman yan. Sana nga. Matagal pa. Kaso lang, ang bilis ng ikot ng mundo ngayon eh. Kaya mo eh. Diba? Oo. Pero at least, i-enjoy mo yan. True. Oo, diba? Ay, naku, usapang future na. Oo. Why not? Oo. In correct. Fairness. O siya, sige na, magpapaalam na ako mga pangga. Thank you for staying with me. Lunes ulit, 11 a.m. to 1 p.m. Ako pong inyong makakapili na nag-iisang chicks ng radyo. Walang iba kundi si Kara. For now, paalam na! Paalam na! Sasabihin ko naman sana, no? At least nga, ikaw ang swerte mo dahil si David lumalaki, bata ka pa eh. Aww. Imagine mo pag kami ni Sheena nagkaroon ng anak, diba? In 5 years. Oo nga eh. 5 years, di ba? So senior citizen na kami, magka-college pa lang yung anak namin. Nakakaloka, di ba?